How to find fullness in the midst of emptiness. Number two, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him. Number two, be filled with peace. Be filled with peace. So ito mga kapatid, kinakailangan din na maisaksak sa ating buhay itong kapayapaan na ito. The Greek word na ginamit dito is the Greek word eirene. Itong eirene na ito, it means peace, tranquility, concord, unity. Sa Hebrew mga kapatid, actually, it means every kind of blessing and good. Ano ibig sabihin nitong eirene na ito? Bakit kinakailangan nitong kapayapaan na ito? The God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him. Kasi itong palang Diyos daw na ito ay kaya tayong punuin ng tunay na kagalakan at the same time, tunay na kapayapaan. Why? Ano ba ang napoproduce na itong peace na ito na si Lord ang makapagbibigay? Hindi pagpapakamatay, hindi simpleng gamot lang, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay, kundi si Lord. Ano ba ang mabibigay nitong peace na ito? Number one, it means peace that causes fullness. Peace that causes fullness. Again, itong peace na ito na eirene came from the verb eiro. It means binding or joining together what is broken and divided. Ah, ito palang kapayapaan ni Lord. Bumubuo. Kaya nga mga kapatid, dito sa Book of Romans, 10 times, binanggit itong eirene na ito na ang ibig sabihin, literally, binding or joining together. Eh bakit? Wasak-wasak nga eh, kulang-kulang, empty. So yung peace na ito, ito yung magbubuo. Ito pala yung magdidikit, ito yung magbabind sa mga wasak-wasak natin na isipan, wasak-wasak natin na buhay. Ito yung peace that causes fullness. Kaya nga mga kapatid, it is a state of being complete or whole. So kapag may kapayapaan ka na, pumapayapa ka kapatid, sa totoo lang nabubuo ka eh. Hindi ka nahahati-hati, hindi ka kapatid nagkukulang-kulang. Ito palang kapayapaan na ito. Why? This peace causes fullness. Pangalawa mga kapatid, peace that causes freedom. Kasi mga kapatid, itong eirene na ito, it is freedom from disquieting or oppressive, freedom from oppressive thoughts or emotion. Kinakailangan makalaya ka dun, magkaroon ka ng kapayapaan dun sa oppressive na thought na yan or emotions. Why? Kulungan yan. Napansin mo ba? Kapag kinakain ka ng thought na yan o ng negative emotions na yan, di ka makakilos. Why? Prison yan eh. So kinakailangan, masaksakan tayo ng kapayapaan na ito na nagmumula kay Lord para nababind tayo, nabubuo ka, at the same time, nagkakaroon ka ng kalayaan. Kasi itong peace daw na ito, nagaling kay Lord, at hindi kung kanino man, kung saan man, o kung ano man, kapatid, ay kaya kang bigyan ng tunay na liberty. Philippians chapter 4, verse 7, and because you belong to Christ Jesus, God's peace will guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds. Kaya nga mga kapatid, kahit na mag-positive thinking ka dyan na mag-positive thinking, eh hindi naman galing kay Lord. Yung kapayapaan na yan, alipin ka pa rin ng mga oppressive thoughts and oppressive emotions na yan. Because His peace can do this far better than our human minds. So sa pamamagitan ng kapayapaan na ito, mahihirapan kang makonquer ng oppressive thoughts or emotions. Kapag meron kang God's peace, igaguard daw niyan yung thoughts and feelings natin. Kasi may kapayapaan ka eh. Again, peace in this verse, ito yung inward na state which is independent of circumstances. Ito yung inner attitude na binibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Napansin mo yung joy kanina, independent siya
dun sa mga nangyayari sa ating paligid. Kahit na may kalungkutan, kahit na may hindi magandang nangyayari, pwede ka palang saksakan ng Panginoon ng kagalakan na yon. At pwedeng sa kabila ng kalungkutan ng mga tao, nahalata nila na meron ka nun na may bibigay. Nahahawa mo sila, tapos nahahalata nila. At eto naman mga kapatid, peace na ito, nagkukos siya para mabuo tayo. Binding or joining together what is broken or divided. Di ba napansin mo kaya may mga peace talks na tinatawag? Kaya may mga usapin pang kapayapaan na tinatawag? Bakit kapatid? Kasi magulo kapag walang kapayapaan. Nadidivide ang isang bansa, nadidivide ang isang company, nadidivide ang isang grupo. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya nga may kasabihan, united we stand, divided we fall. Kaya nga ang relationship, napaka-importante ng agreement. Kasi pag divided siya, mahihirapan umusad eh. Ang lungkot. Kaya kinakailangan ng pang-bind na ito, itong glue ito, itong glue na ginagagamitin dyan, ay yung peace, itong irene na tinatawag. Kasi itong peace na ito, mamaya mapapansin mo, nabubuo ka. At the same time, lumalaya ka kasi igagard ka eh. May security doon sa kalayaan mo. Again, Philippians 4:7. And because you belong to Christ Jesus, God's peace will stand guard over all your thoughts and feelings. Ayun daw yung magbibigay ng security sa atin. So mahihirapan talaga yung kaaway. Yung negative thoughts, yung oppressive na feelings. Mahihirapan talaga yan na makonquer tayo. Kaya nga mga kapatid, be filled with peace. Kapayapaan na galing sa Lord. Remember this, isa sa mga attributes ng Panginoong Jesucristo, binanggit na yan in the book of Isaiah, He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Kaya nga mga kapatid, mawalan man ang kapayapaan sa mundo, independent naman yung kapayapaan na yan na kayang ibigay ng ating Panginoon. So be filled with peace knowing that Jesus can give you that. Knowing that Jesus can secure you. Knowing mga kapatid na ano't ano man ang mangyari, God is still in control. Kapag nagkaroon ka na yan, ng inner peace na yan, diyan ka na nakukumpleto, diyan ka na nabubuo, at diyan ka na nagkakaroon ng tunay na kapayapaan. Tandaan natin, mga kapatid, yung kapayapaan na kayang ibigay ng Panginoon, yan yung bumubuo sa atin. At yun yung tunay na nakapagbibigay sa atin ng kalayaan kasi nagkakaroon ka na ng kasiguraduhan, ng kamalayan that God will never leave you nor forsake you. That He is with us even to the end of the age. So be filled with this kind of peace. At sinabi dito mga kapatid, paano malalaman niya? Sabi dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him. Magtiwala ka sa Panginoon, you're in good hand. You're in good hand. Kapag kasama mo ang Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. At yung kapayapaan na yan, ay unti-unti kang pupunuin. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him. Maniwala ka kapatid kapag si Kristo ay nasa kalagitnaan ng iyong buhay. The Bible said that He is the Prince of Peace. He's in control. At sasabihin niya sa iyo, I'm in control. I know what I'm doing. Son, my daughter, just trust me. Just trust me. Doon makikita mo, parang sarap huminga. Ang sarap magpatuloy kahit na may pagsubok, makakabangon ka ulit. Napapansin mo, nabubuo ka na, tapos nagkakaroon ka na ng kalayaan. Nakakakilos ka na kahit na minsan may parang threaten ka, kapus ka, anumang meron sa buhay. Pero pag napansin mo yon, anong pinagkaiba kanina nang wala ka nito sa ngayon na meron ka na? Napupuno ka na, nabubuo ka na. May freedom na, nakakakilos ka na, hindi ka na nakakulong sa kuweba ng buhay mo. Di ba? Depression. Kaya nga isa sa pinakamagandang book, mga kapatid, ng depression, sabi doon, ng book na yon, that depression hates a moving target. Ayaw na ayaw ng depression yan, nakakalaya yung mga taong moving.
Yung hindi nakakulong lang. Yung hindi isolated. Kasi hindi niya matamatamaan yung tao. Hindi niya mapuruhan. Depression hates a moving target. Paano mangyayari yon kapag ikaw may freedom na? Kapag ikaw ay buo na knowing na hindi ako pababayaan ni Lord. Alam niya ginagawa niya. Pambihira ka, payapaan na pala na galing sa Panginoon yung naibibigay sa'yo.